Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA update. Marami ang nagulat, marami ang nabigla, at marami ang natuwa. Especially yung mga players na nandoon ngayon sa iba't ibang bansa na kung saan malaya na silang makakabalik sa PBA anytime kung gugustuhin nila. Isa na nga dito ang player na si Ray Parks Jr. Matatandaan, si Ray Parks Jr. ay nagsabatical leave sa Tropang Giga. At pagkatapos ay nabalitaan na lang, pumirma na ito sa B-League ng isang kontrata na kung saan doon na mamamalagi at maglalaro. At sa mula noon, marami ang nagulat ng mga players dahil meron ipinatupad na rules ang PBA na kung saan yung mga players na maglalaro sa iba't ibang bansa ay magsiset out na ng 5 years kung pumasok sila sa PBA at umalis. Kaya naman marami ang nagulat, especially si Ray Parks Jr. sa nasabing anunsyo ng PBA na anytime ay malaya na silang makakabalik dahil merong pagkakataon na maglalaro muli sa PBA si Ray Parks. At ayon nga sa report, hindi lang si Ray Parks ang natuwa kundi ang coaching staff ng Barangay Ginebra San Miguel na si Coach Timcon. Alam natin kung babalik man si Ray Parks Jr. sa PBA ay hindi na ito para sa Tropang Giga. Oo, ang Tropang Giga ang meron rights para kay Ray Parks, pero sa pagkakataon nito malayang magagamit ng Barangay Ginebra at ang Tropang Giga ang nasabing situation para sa isang trade para makuha ang kaservisyo ni Ray Parks Jr. ng Barangay Ginebra dahil badly needed nga ni Coach Timcon ang servisyo ni Ray Parks Jr. dahil nga gusto ni Coach Timcon na magkaroon ng isang second option ang Barangay Ginebra dahil limited minutes na rin ang inilalaro ni Stanley Pringle na kung saan kinakailangan ni Coach Timcon ang second unit na magbubuhos at tumulong sa kay Justin Brownlee. Alam natin sa paparating na Commissioner's Cup ay malalaki ang mga import at hindi kakayanin mag-isa ni Justin Brownlee. Kinakailangan ni Justin Brownlee ng tulong at ayon din sa report, si Justin Brownlee ang nakikipag-negotiate ngayon kay Ray Parks Jr. para kumbinsihin bumalik sa PBA. Alam natin na si Ray Parks Jr. at Justin Brownlee ay matalik na magkaibigan at nagkasama nga ito sa EBL sa Alab, Pilipinas. Kaya naman anytime kung magkakasundo ang Tropang Giga at Barangay Ginebra San Miguel ay pupwede nang malipat si Ray Parks sa Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, hindi lang si Ray Parks Jr. ang inaasinta ngayon ng SMC team. Ultimo, ang big man na si Greg Slaughter ay pupwede nilang inegotiate ito para bumalik sa PBA. Kumakailan lang ay mainit na nakikipagbalik taktakan si Greg Slaughter sa kampo ng Northport Batang Pier dahil nga hindi daw ito inopera ng kontrata. At sa halip ay kinuha na lang ni Greg Slaughter ang kontrata na inoper sa kanya ng Japanese B-League. Pero ng isang season na naglaro si Greg Slaughter ay limited minutes lang ang ibinibigay sa kanya sa Japan. Kaya naman ayon sa report, baka malayang bumalik si Greg Slaughter sa PBA. At take note ha, ang Northport pa rin ang meron rights sa kanya. Pero alam natin na ayaw nang maglaro ni Greg Slaughter sa Northport. At ayon din sa report, ang SMB ngayon ang nakikipag-negotiate sa Northport para pabalikin si Greg Slaughter dahil badly needed nga ngayon ng SMB ang serbisyo ni Greg Slaughter. Kinakailangan ng SMB ang back up para kay Junmar Pajardo dahil hindi pa 100% si Junmar at kinakailangan ni Junmar ang isang Greg Slaughter para makabalik muli sa kampyonato ang SMB. At gagamitin trade asset ng Northport Batang Pier si Greg Slaughter para makuha ang future picks or mga bench players ng SMB para matuloy ang nasabing trade transaction. Kaya kaabang-abang kung kailan nga ba matatapos ang negosyasyon ng SMB at kay Greg Slaughter.
ano sa tingin nyo sa dalawang mga nasabing player na sina Ray Parks at Greg Slaughter? Sino ang malaking posibilidad na magbalik PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe and support this channel at don't forget to click the notification bell button para na maging updated palagi sa kwentuhan. At pakibisita na rin po ng Facebook at TikTok account ko, Percival Monteron. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po. Pahabol na shoutout kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, kagawad kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, at si Mr. Ronald Versubidad.